Ilang linggo bago mag-umpisa ang community quarantine sa Metro Manila at sa kalaunan ay sa buong bansa, lumapit si Villanueva sa Rafi Tulfo in Action para ireklamo ang kumpanyang Front Row. Ayon sa nagreklamo, hindi ibinigay sa kanya ang kotse niyang Montero at Mustang na nakapangalan sa kumpanya pero siya ang nagbabayad. Noong unang linggo ng July 2020, nag-post ng mga akusasyon si Villanueva sa Twitter at sa YouTube laban sa Rafi Tulfo in Action. Pinaratangan niya ang programa ni Tulfo na hindi daw siya natulungan at kung ano-ano pa. Na-delete na pala ang mga videos at mga tweets na iyon, pero syempre may screenshot na ang staff ng Wanted sa radyo. At may YouTuber din na may kopya ng mga naturang tweets. Nabanggit ni Tulfo na humingi na nga ng tawad si Villanueva. Nanggagalaiti pa rin ang Rapi Tulfo in Action staff member na si Odette Molina. Wala kaming pakialam sa sorry niya. Sabi ni Molina kay Tulfo, unang-una, nakita pa natin doon sa vlog nitong tao na to na nagpapasalamat siya na nabawi niya ang kotse. Tapos sasabihin niyang walang nangyari sa nilapit niya sa atin? Sa tulong ng Rafi Tulfo in Action, nabawi ni Villanueva ang kotse niyang Montero. Dagdag pa ni Molina, mangiyak-ngiyak pa sa tuwa yung taong yun eh. Tapos sasabihin niyang walang nangyari sa nilapit sa atin? Nakakagigil yung ganun, sir. Isa sa mga akusasyon ni Villanueva ay hindi daw niya alam na kinukunan na siya noong isa lang siya sa Wanted sa radyo. Sabi ni Molina kay Tulfo, malaking kasinungalingan yun, sir. Bago pumasok sa building na to, kinakausap natin ang tao. Paliwanag ni Molina, binibrief natin ang tao, kayo po ba ay willing? At may pinapapirmahan po tayo papel na siya'y willing mag-on-air. Dagdag pa ni Molina, nag-retouch pa muna si Villanueva bago pa sumalang para maganda raw siya sa camera. Inulit ng staff member ng Rafi Tulfo in Action, natanggap na po niya yung kotse niya. Tuwang-tuwa po siya at nagpapasalamat siya, patuloy ni Molina. May video pa nagpapasalamat po sa atin, kaya nakakapagtaka yung mga pinagpo-post niya doon na walang kakwenta-kwenta. Gusto ko sanang ishare ang YouTube channel ni Villanueva, pero tulad ni Tulfo, ayokong tulungan itong taong gusto lang paramihin ang YouTube views niya at baka magkapera pa siyang pampiyansa. Panoorin nyo na lang ito sa huling update ng Wanted sa Radyo sa kaso niya.